Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpalit na ng focus ang Administrasyong Marcos kaugnay ng drug war. Isa yan sa mga sagot ng ating Justice Secretary na humarap siya sa United Nations Human Rights Council. Sa gitna niya ng puna ng mga bansang miyembro nito na kulang ang pangangalaga ng Pilipinas sa mga karapatang pantao. At kaugnay naman ang pagsusulong ng ibang bansa na bumalik tayo sa International Criminal Court, pinag-aaralan na raw yan ng Administrasyong Marcos. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Matapos ibida ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mahakbang ng pamahalaan sa pangangalaga ng karapatang pantao sa 4th Universal Periodic Review ng Pilipinas sa UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland, tila nakukulangan pa rin dito ang mga member states. Pangunahin sa mga rekomendasyon ang pagpapalakas pa sa investigasyon at prosekusyon sa mga extrajudicial killings. 35 bansa ang nagtutulak nito. Canada recommends that the Philippines, 1. Ensure the victims of the war on drugs have access to justice by investigating and prosecuting alleged illegal acts committed by law enforcement officials and swiftly concluding associated trial proceedings. Undertake an independent investigation of the extrajudicial killings related to the fight against illegal drugs and ensure accountability for perpetrators as well as justice, remedy, and reparations for victims and their families. President Marcos has set the tone at the top, calling on the Philippine National Police to use force only when necessary and to make sure it is accountable and justifiable. He has refocused on the anti-illegal drug campaign by tackling poverty eradication and by giving priority to rehabilitation, prevention, education, and assistance to victims and their families. 38 bansa naman ang nagsusulong na proteksyonan ang mga mamamahayag, human rights defenders, WES at mga environmentalists. Pino na rin ang red tagging na ginagawa umano ng pamahalaan. We recommend that the Philippines, 1, end the practice of red tagging and ensure protection of human rights defenders from arbitrary arrest, harassment, and other human rights abuses, including by adopting the Human Rights Defenders Protection Act. I'd like to categorically state that there is no government policy of engaging in red tagging, which is a term invented by the left to protect the left. There is no such policy of engaging in red tagging. Ilang bansa rin na nagsusulong ng panunumbalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Matatanda ang noong Administrasyong Duterte, tumiwalag ang Pilipinas sa ICC. Bagay na pinag-aaralan na raw ng Administrasyong Marcos Jr. In spite of what the ICC prosecutor has said about our country, we are not closing our door to reviewing our position as a country vis-a-vis the Rome Statute. Of course, this will be done in consultation with all sectors of our society. Para naman sa grupo ng mga Pilipino nag-obserba ng periodic review sa Geneva, walang lamang mga salita at malabong mga pangako ang binitawan ng delegasyon ng Pilipinas sa international community. Hindi raw sinasalamin ng report ni Remulla ang tunay na nangyayari sa bansa. Kinukuha pa ang panig ng DOJ at ng Malacanang tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 Horas. Mag-aangkat ng libo-libong tonelada ng isda ang gobyerno bilang pansaloraw sa mawawalang supply habang closed fishing season sa bansa. Tanong ng isang grupo, bakit importasyon agad ang solusyon ng Agriculture Department? Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Pilipinas, nag-i-import ng galunggong. Hindi ko talaga matanggap yan. Kabalintunaan nga raw maituturing ang pag-import ng isda, lalo't napapalibutan tayo ng dagat. Pero higit isang buwan matapos ihayag ng Pangulo ang pagkadismaya, ito muna ang solusyon sa problema ng ating fisheries. Ang Certificate of Necessity to Import para sa 25,000 metric tons ng samot-saring isda, kabila ang galunggong, hasa-hasa, makerel, bonito, tulingan at chabita. Ang naglabas mismong Department of Agriculture na pinamumunuan ng Pangulo. Ang importasyon ay pansalo sa supply ng isda na mawawala dahil sa closed fishing season o yung pansamantalang pagbabawal ng mga isda
Ang layunin po nito ay bigyan ng pagkakataon ang ating mga fish stocks na makapag-rehabilitate or makapag-repopulate po. Ito pong 25,000 metric tons. Kalahati lamang po ito sa nakitang magiging deficit. Pero gitang grupong pamalakaya, hindi solusyon ang importasyon. Hindi rin sila kumbinsido sa sinasabing dahilan na closed fishing season. Hindi po kami naniniwala po na may shortage. Ito po ay justification lang, artificial, para nga po bigyan katuwiran yung importation ng mga maliliit na lokal na mga mangisda lamang po yung nawawalan. Yung mga commercial fishing vessel naman po ay patuloy po yung pagdambong doon sa ating likas na yaman sa yan po sa karagatan. Tanong ng grupo, bakit daw importasyon agad ang solusyon, lalo't ang aangkatin daw natin, malamang kunin sa mga dayuhang nangingisda sa atin. Nandiyan po yung freshwater natin. Meron tayong mga bangus at saka tilapia. Sa tubig alat naman, meron tayong mga iba't iba pang isda tulad ng dalagang bukid, ng tamban, tulingan, at marami pang iba. Galing din po sa atin. Yan nga po yung panahon na nakaklose po tayo habang sila ay nangingisda. Pagdidiin ng BFAR, pansamantalang solusyon lang ang closed fishing season. Ang layunin po talaga natin ay fish sufficiency. At sinasabi po natin na itong mga ginagawa natin na conservation measures, katulad po ng closed fishing season, ito po ay patungo doon sa paggamit natin ng fish sufficiency na maging sustainable po, long-term yung tinitingnan kasi po natin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Makasaysayang araw naman dahil pumalo na ho sa mahigit 8 bilyong ang bilang ng mga tao sa mundo. At kabilang ang Pilipinas, sa 8 bansang inaasahan pang gagalingan pa ng kalahati ng population increase hanggang taong 2050. Yan ay kahit pababa na ang fertility rate ng Pilipinas o yung bilang ng ipinapanganak ng bawat babaeng may kapasidad na magdalang tao. Ang epekto niyan, tinutukan ni Maki Pulido. Alauna 29 kaninang madaling araw, isinilang si baby girl Venice, ang sumisimbolo sa Pilipinas ng ika-8 bilyong tao sa mundo. Saya po. Bakit po? Kasi nanay siya sa 8 million. Inabot ng 72 taon bago matriple ang populasyon ng buong mundo noong 1950 na noon nasa 2.5 bilyon lang. Pero noong 2020, bumulusok na sa pinakamabagal ang pagdami ng populasyon. Sa projection ng United Nations, inaasahang lolobo sa 8.25 billion ang dami ng tao sa mundo sa 2030 at 9.7 billion sa 2050. Higit kalahati raw ng posibleng increase na yan, nakakonsentrate sa 8 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Pero baka hindi na yan dahil sa dami ng ipinapanganak kada ina. Ayon kasi sa Commission on Population and Development, pababa na ang fertility rate o bilang ng ipinapanganak ng kada babae habang may kapasidad siyang magdalang tao. 2017, 3 baby ang average na ipinapanganak ng bawat babaeng edad 15 to 49 years old. Pero noong 2022, bumaba yan sa 2 anak na lang. Ayon yan sa National Demographic and Health Survey. Mabilis na pagbaba raw yan kumpara sa mga naunang taon. Historically, 5-year interval, mga percentage points lang po ang binababa niyan. So yung 2017 to 2022 period, yan po yung nakakitaan natin ng almost one child na pagbaba. Marami na rin daw sa mga kababaihan ang ayaw dagdagan ang bilang ng mga anak. Sa 2022 National Demographic Survey, tinanong ang mga kasal na kababaihang edad 15 to 49 years old kung gusto pa nilang dagdagan ang bilang ng kanilang mga anak. Halos kalahati o 48.8% sa mga napabilang sa survey ang sumagot ng hindi. Isa si Jenny sa ayaw nang masundan ng kanyang bunso. Tama na raw ang 2 anak. Sa panahon ngayon, hindi na po. Practical na eh. Oo, mag-aana ka. Kaya lang, yung papakain mo, problema mo, di ba? Yung pang-school, yun. Siyempre, iisipin mo muna dapat yun. Ang katwirang yan ni Jenny ang isa rin sa tinitingnang dahilan ng Population Commission. Maari rin daw na mas empowered na ang mga kababaihan. At dahil meron na silang access sa family planning, mas kaya na nilang magdesisyon na limitahan ang ipagbubuntis. Mula 55%, tumaas ng 58% ang contraceptive prevalence. The fact na tumaas po yung prevalence po ng family planning methods, actually it's indicative of yung kakayahang magdesisyon ng mga kababaihan.
Kumonti lang ang pag-aanak, pero mag-aanak pa rin. Kaya lulobo pa rin ang ating populasyon, bagamat posibleng mas mabagal. Ang pagbagal na yan, maaaring gamitin bilang pagkakataon ng gobyerno para habulin ang alokasyon ng ating resources at pataasin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. This demographic situation is an opportunity na pwedeng maging impetus to for more socio-economic development kasi mas manageable po yung at the household level. Dahil dalawa lang ang anak, sabi ni Jenny, hindi lang niya na ibibigay ang mga kailangan nila. Kahit papano'y nakakapag-ipon din at nagkakaroon ng oras para sa relasyon nilang mag-asawa. Kasi konti lang iisipin namin eh, dalawa anak namin eh. So mas, ano kaming dalawa? Okay, chill lang kaming dalawa, ganun. Wala kami masyadong iisipin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Good news, bad news naman tayo sa mga commuter. Ang good news, mapapaaga ang 24 oras na libreng sakay sa EDSA bus carousel. Pero ang bad news, dinidinig na ang petisyon ng mga jeepney operators ng pisong dagdag singil tuwing rush hour sa umaga at rush hours sa gabi. Kung pagbibigyan yan, tinutukan po ni Joseph Moore. Mapapaaga ang pamasko para sa mga suki ng EDSA bus carousel. Mas paaagahin ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng 24 oras na libreng sakay. Mula sa naunang schedule na December 15 sa December 1 na ito sisimulan hanggang December 31. May sapat na pondo para ang pamahalaan mula sa 1.4 billion pesos na pambayad sa mga bus consortium na kinontrata nila para rito. 100 units ang papatakbuhin nila mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. This is optimal, meaning to say it will cater doong mga graveyard shift also, especially those that are working in the mall that was extended also. No? So medyo, kung hindi naman, we can always increase naman. Bagamat pabor sa mga suki ng carousel, may ilang nag-aalala dahil hanggang katapusan na lamang ito ng Disyembre libre. Yung mga alanganing oras na nakaka-uwi, kasi yung sa pamasahe din, minsan nalulugi kami estudyante. Paano pag next year hindi libre po? Wala, tiis. Gagastos talaga. Ayon sa LTFRB, ihingi nila ng DOTR ng pondo sa Kongreso ang EDSA bus carousel para sa susunod na taon ay may libreng sakay pa rin dito. Bukas, tatalakayin sa Senado ang budget ng DOTR at ayon sa LTFRB, mga 9.56 billion pesos ang kakailanganin nila para sa buong taon na libreng sakay sa susunod na taon. So the determination of how much are they going to grant us or how long are this assistance going to be provided, which I think we leave that to the wisdom of the decision makers. Sa kabilang banda, humihirit naman ang mga jeepney operators sa LTFRB ng surge charge o pisong dagdag sa pamasahe tuwing rush hour na mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito raw ay para matulungan ang mga drivers sa epekto ng pagtaas ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Dininig ng LTFRB ang petisyon kanina. Hindi naman ito magiging permanent. Siguro pagka bumaba na tayo ng mga 60, pwede na natin ibabayan. Pwede na natin alisin yan. Alisin na natin yung surcharge. Hindi kami magtitigil pasada. Aabutin pa ba kaya na magtigil pasada kami dahil anong gagawin ng isang chuper kung wala na siyang kinikita? Pero walang inaasahang desisyon tungkol dito ngayong taon dahil binigyan lamang ng LTFRB ang mga operator ng 30 days para magbigay ng posisyon at itinakda ang susunod na pagdinig sa Pebrero. Samantala, inanunsyo rin ng DOTR na si Assistant Secretary J.R. Togade ang bagong LTO Chief kapalit ni Assistant Secretary Chofilo Guadis na inilipat naman bilang Assistant Secretary for Road Sector ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagpositibo sa COVID-19 si Cambodian Prime Minister Hun Sen pagdating sa Indonesia. Ayon kay Prime Minister Hun Sen, ilang beses siyang sumailalim sa COVID testing bago umalis ng Cambodia at nag-test din siya bago sumakay ng eroplano papuntang Bali para sa G20 Summit. Kinansela na muna ni Hun Sen ang kanyang pagdalo sa mga pulong sa summit. Nitong nakaraang linggo, pinamunuan niya ang 40th at 41st ASEAN Summit sa Cambodia na dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang bansa, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Office of the Press Secretary, magpa-COVID test na si Pangulong Marcos bilang bahagi ng health protocol ng dadaluhan niyang APEC Summit sa Bangkok, Thailand.
Iniutos din ng Pangulo sa mga opisyal na delegado ng Pilipinas sa Cambodia na magpa-test. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready dahil maraming lugar ang posibleng ulanin bukas. Kahit walang bagong sama ng panahon na namamataan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, makaka-apekto sa bansa ang Shear Line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ na parehong magdadala ng maulap at maulang panahon. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong araw ang tsansa ng ulan bukas sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Limaropa at ilang bahagi ng Northern Luzon. Malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang uulanin din bukas. May matitinding ulan po sa ilang lugar, kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, hindi rin inialis ang posibilidad ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon. Lusot na po sa huling pagbasa ng Kamara ang panukalang patawan ng buwis ang digital services sa bansa ng mga dayuhang kumpanya, kabilang ang mga streaming service. Sa tingin ng isang grupo, hindi lang mga consumer at negosyante ang maapektuhan nito, kundi maging ang gobyerno. At dyan po tumutok si Dano Tingkungko. Suki ka ba ng digital services, kabilang ang mga streaming service, mga pa-buy and sell? Kung oo, posibleng madagdagan na rin ang inyong babayaran sa mga platform. Yan ay kung tuluyang maisabatas ang panukalang patawan ng 12% VAT ang serbisyo ng foreign digital service providers na lumusot na sa huling pagbasa ng Kamara. Sa panukala, inamyendahan ang Internal Revenue Code para isama sa papatawan ng VAT ang mga transaksyon na anilay digital or electronic in nature. Hindi lang yan mga apps at games, kasama rin ang digital music and video downloads pati streaming. Gayon din ang mga online course o webinars at iba pang content. Kung ang grupong Digital Pinoy sang tatanungin, walang panalo. Talo raw, una, ang mga mamimili na liliit pa ang halaga ng pera dahil magmamahal ang mga binibili online. Talo rin ang mga online seller na kung hindi malalagasan ng suki, mapipilitang saluhin ang dagdag gasto sa VAT, wag lang mabawasan ng kliyente. May possibility kasi minsan ang gagawin na lang nila siguro para ma-maintain yung kanilang mga customers, maaaring gamitan nila ng ito ng mga promos. Diba? Usually may, kahit sa mga online selling may mga promos eh. Binabawasan nila yung kita nila. Nang sa ganun, may customer pa rin na andyan pa rin yung customers nila, makakabili pa rin ng kanilang mga paninda. At kahit daw sa una tila may benepisyo sa gobyerno ang dagdag na malilikom na buwis, sa katagalan pwede raw nitong maapektuhan ang mga hakbang ng gobyerno na palaguin ang ekonomiya sa pamamagitan ng digitalization. Talagang bababa, dahil bababa yung buying power ng tao, liliit din yung kanilang kita. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola kung ipapasa rin ito ang katumbas na panukala, ang Senate Bill 250 na nakabinbin pa sa committee level. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Muling kinilala ang natatanging ganda ng likasyaman ng Pilipinas sa 29th World Travel Awards. Hinirang sa kauna-unahang pagkakataon bilang world's leading beach destination sa mundo ang Pilipinas. Tinalo ng ganda ng ating mga karagatan ang sikat at dinarayong beach sa mundo gaya po ng Maldives, Portugal, Jamaica, Ecuador at Turks and Caicos Islands. Wagi rin sa ika-apat na pagkakataon bilang world's leading dive destination ang ating bansa. Nagpasalamat ang Department of Tourism dahil timing daw ito sa pagbubukas palalo ng bansa sa mga turista. Tumawid na sa ibang art ang tumatak na pagganap ni Andrea Torres bilang si Sisa sa Maria Clara at Ibarra. Peg na siya ng ilang painting at inspirasyon kahit sa drag. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Ang kakaibang atake ni Andrea Torres sa papel na Sisa sa Maria Clara at Ibarra na obra sa telebisyon kung iturin ng ilan. Kahit na hindi naman totoo si Sisa, gusto ko matuwa siya sa kung paano ko ipapakita sa tao
So, kinikilabutan talaga ako. Inspirasyon na rin ng ilang obrang likha naman ng isang pintor. Ang plano ng young artist at SAP trooper na si Marcos Borromeo, isang buong koleksyon na base sa interpretasyon ni Andrea sa papel na sisa. Proud ako sa Maria Clara at Ibarra kasi nga nagiging part na siya ng ano eh, ng mga bata. Mas nagkaka-interest sila. Oo, mibili sila ng libro. Maging ang drag queen na si Andy Crocker, naging inspirasyon din si Andrea para sa kanyang sketch on stage nang gumanap din siya bilang sisa. Minessage ko nga siya, sabi ko, uy, next time na mag-perform ko, sabihin mo ko kasi gusto ko tayo mapanood. Gusto ko tayo i-support kasi parang, di ba, para gawin niya yon, nakakaano lang, parang hindi lang ako makapaniwala. Kasunod niyan, mapapanood naman ang isa pang bagong Andrea sa action drama series. Sobrang layo nito sa sisa. And kinailangan ko rin talagang mag-adjust dun sa level ng pagka... perky na gusto nila. Highlight yung character ko, pero ang kailangan nila intayin yung twist sa huli. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nauwi sa mapait na karanasan ang pagsali ni Binibining Pilipinas 2022 First Runner-up Pearlene Budol sa Miss Planet International sa Uganda. Sa isang vlog, ibinahagi ng manager ni Pearlene na si Wilbert Tolentino ang kanilang mga pinagdaanan na nagresulta raw sa pagbawi ni Pearlene ng kanyang candidacy sa pageant. Bukod kay Pearlene, may ilang kandidata rin daw na hindi nakapasok sa Africa dahil wala umanong yellow fever vaccine. Nag-backout pati ang ilang sponsor. Pagtitiyak naman ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated, siniguro nilang maayos ang lagay ni Pearlene at ng kanyang team. Inanunsyo rin ng Miss Planet International na postponed ang pageant sa November 19 at nakatakdang matuloy sa January 2023 sa Cambodia. Pasko alam Manilenyo! Ramdam na ramdam po yan sa lungsod ng Maynila ngayong gabi kung saan sabay-sabay na pinailawan ang mga sikat na landmark. At nakatutok live si Rafi Kino. Rafi! Vicky, bukas na nga itong Christmas tree dito sa gitna ng Rizal Park. Dito nga sa Maynila, hudyat ng pagsisimula ng formal na pagdiriwang ng Pasko dito sa pangunahing parke sa bansa. Pero bahagi lang itong Christmas tree lighting ceremony dito sa Rizal Park sa sabayang pagsisindi ng Christmas decorations sa iba't ibang landmark dito sa lungsod ng Maynila. Kasama sa sabay-sabay na pinailawan bukod dito sa Rizal Park, ang Christmas tree ng lungsod ng Maynila na nasa kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall. Kabilang na ang kanilang life-size na Belen at Christmas tree sa Buluagang Rodriguez. Pinailawan din ang mga fasad ng iconic buildings dito sa kabisera ng bansa, kasama ang National Museum, ang Manila Central Post Office, maging ang fasad ng Tutuban Center, at ang mga Christmas decorations sa Taft Avenue, Buas Boulevard, P. Burgos Drive at Lawton Avenue. Dito sa Rizal Park, special daw ang kanilang Christmas decoration ngayong taon. Batid daw kasi nila na matapos ang kasagsagan ng pandemya, tiyak na mas marami ang lalabas ng kanilang mga tahanan at dito sa paboritong pasyalan ng bansa sila magtutungo. This year talagang all out na kami. Mas dumami mga decorations na hinanda namin at yung program namin for the holidays. We invite you all to come to Rizal Park Luneta and Paco Park, both national parks. Marami po kaming mga hinandang programa para sa inyong lahat. Mga free concerts, free shows, at every night may free dancing fountain show kami dito. So every night from 6 p.m. hanggang 10 p.m. bukas yung park. Patok din sa mga namamasyal ang life-size na Belen na nasa lugar kung saan pinaslang mismo ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga swerteng narito kasabay ang pag-iilaw ng Christmas decorations ng parke. Very enjoy po at saka sulit na sulit po kasi super ganda ng Luneta Park. Nagustuhan mo ba rito? Opo. Vicky, bagamat halos wala na nga lahat yung mga restrictions, yung kaugalian dito sa Rizal Park ay na talagang inaabangan ng marami ay hindi pa rin na ibabalik. Ito yung pag-overnight dito sa parke. Sarado pa rin ang parke ng 10 p.m. at magbubukas lamang ng 5 ng madaling araw. Yan ang latest mula dito sa Maynila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga tauhan ng NEDA
ang Philippine Development Plan ng administrasyon para sa taong 2023 hanggang 2028. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary at NEDA Chief Arsenio Balisacan, naglalaman niya ng targets at mga strategic action ng mga ahensya ng gobyerno para sa susunod na 6 na taon. Nagbigay na raw ng mga komento at suwestyon sa naturang plano ang Pangulo at ipipresenta raw nila ito sa publiko sa susunod na buwan. Kabilang sa mga napag-usapang hakbang, ang pagtugon sa pagpapaunlad ng domestic market sa bansa. Yan naman ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 40 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan servisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.